sorry guys ha, I only have 4 kissproof with me now. I think 19 yung kissproof pero 4 lang yung na swatches ko kasi yun lang yung meron akong available as of now. So about sa review ko about kissproof, yung mga positive side, I love kissproof dahil gusto ko siya unang-una yung shades niya. Ang gaganda. Tapos, pwede siyang everyday use. Tapos, yung ibang shades niya talaga. Basta, ang ganda. Tapos, yung isa pa talaga sa pinaka-best for me about kissproof is yung parang may lipstick ka pero wala kang lipstick na suot. Hindi mo nararamdaman yung lipstick. At saka the same time talaga, kissproof siya. Sisi guys, wala siya talaga. Kissproof talaga siya. So, yun. Yun yung mga best side na gusto ko sa kissproof. At saka, yung price niya, mura lang siya. Kung napanood niyo yung video ko, October favorites, nakuha ko lang siya sa isang online shop, sa Pretty Angel shop, sale ng 90 pesos for 2, but I'm not sure kung how much yung original price niya, pero sobrang mura pa rin niya, 'di ba? I think hindi siya lalagpas ng 100. So, yun, mura siya talaga. Tapos, ano pa ba yung good thing about kissproof na nakita ko? Aside dun sa color, and then at the same time, yung parang meron kang nagli-lipstick ka pero wala kang lipstick. Tsaka, yun, yung price niya, okay na okay. Yun, marami siyang variety ng color. 19, I think. Meron siyang 19 shades. At tsaka, yun yung isa sa mga good points na nakita ko sa kissproof. And then, dun naman sa mga hindi ko masyadong nagustuhan sa kissproof, yung tagal niya, yung tanggal ng kissproof, I think matagal, pwede siyang matagal kung hindi ka magkakain or hindi ka mag-iinom masyado. Magtatagal talaga siya definitely sa lips mo. Pero kung like for instance sa akin, nagtatagal lang siya for 5 hours. Kasi syempre pag nagla-lunch na especially, kapag ma-oil yung kinain mo, definitely talaga mabubura na talaga yan. Syempre hindi man siya waterproof, diba? Kissproof yung sinabi niya dito. So, okay. Kissproof naman yung sinabi niya, not waterproof or food proof. So, mabubura talaga siya kapag kumain ka. Especially kapag ma-oily talaga yung mga food mo. And then, pag umiinom ka din, kapag maya't maya ka uminom, napapansin ko din na natatanggal din siya. So, yun. I suggest kapag natanggal siya at nakita yung nabura, and then you want na mag-reapply ulit, I suggest na burahin nyo talaga siya. Burahin nyo talaga yung buong lipstick kasi hindi siya maganda i-reapply. Magpapatchy siya dito. Nagkakaroon siya ng mga parang hindi na maganda yung matte niya kapag pinatungan mo siya. So, I suggest na burahin mo na lang siya lahat and then saka ka mag-reapply para attempt mo pa rin yung, ma-achieve mo pa rin yung ganda talaga ng kissproof. And then, tips kung paano ko ito binubura. Baby oil lang guys. Kuha lang kayo ng cotton balls. Tapos, apply nyo lang yon. Tapos, medyo basain nyo muna ng konti yung lips nyo. And then, yon. Burahin nyo na ng, medyo parang palambutin nyo lang. And then, tapos, i-rub nyo lang yung cotton balls, mabubura nyo na rin agad yung
Kissproof. So yun, that's it. Thank you so much guys for watching. I hope nakatulong sa inyo tong video na to. Though I think marami na rin gumawa talaga ng swatches ng Kissproof, pero I hope still nag-enjoy pa rin kayo watching my videos. So if you have any more suggestion guys, comments, just leave it at the comment box below. So if you're not subscribed yet, please do subscribe guys. And see you in my next video guys. Thank you for watching.